Magandang araw po. Ito po sa inyo, ito na muli yung ngayong lingkod, dating Marino. Magbibigay lang po ako ng tips kung paano natin papalitin ang ating radiator cap ng ating makina D64B. Kung pwede pa o hindi na. Che-check natin at atin siyang papalitan kung alam natin na medyo hindi na pwede. Dahil para maiwasan natin ang malaking damage o pagkasira ng ating makina dahil sa overheating. Kasi ang radiator cap, isa rin ito sa mga dahilan ng pag-overheat. So, ipapakita ko sa inyo dahil ako ay naka-order na sa ano nito sa Shopee ng pamalit nito at inspeksyonin ko yung aking radiator cap kung pwede pa o papalitan ko na. So ang tabayanan na lang nyo guys, panoorin nyo po ang pagpapalit ko ng aking radiator cap sa aking makina. Salamat. Ito guys, binuksan pa na yung takip. Tingnan natin kung match itong aking nabili na radiator cap. Genuine daw ito sabi ng seller, kaya ako ay interesadong bumili, at saka stainless. Itong ating radiator cap ngayon ay papapalitin ko na talaga ito dahil medyo worn out na yung rubber nya, at saka baka sakaling magbiyaya kong malayo mag-overheat. Kaya hindi ako mapakali, ipapalitan ko na ito. Kaya titingnan natin kung match ito ang ating radiator cap. So tip ko lang po na huwag natin ignore yung radiator cap natin at huwag natin pabayaan na sira na, kasi isa rin ito ang dahilan sa pag-overheat ng ating makina. At observahan po natin kung may leak siya, dahil mabilis maubos o nawawala yung ating coolant sa ating radiator. So subukan kong ikapit itong nabili ko, kung fit ito, dahil nakita ko naman doon sa binakita ng seller na kamodelo nito na D64 na kinabit niya yung Maruti Suzuki ang radiator cap ay mag-match dito sa D64. So titingnan natin guys, buksan ko na itong takip. Medyo maluwag na nga ito, worn out na yung goma. Tingnan mo. Pero okay pa naman, hindi pa naman nag-overheat ito. Kaya lang ay nanigurado na tayo na baka sa katagalan kong gamit ay makakalimutan. Itong nabili ko ay Suzuki Maruti. Sabi ng seller ay original daw ito. Genuine. So, tingnan natin kung ito ay maganda nga. Palagay pa, genuine, no? Genuine Suzuki Maruti. Kung mag-match sila dito ay okay, at aking satisfied ako sa aking nabili. So yan, stainless talaga siya. Ang capacity nito ay 0.9 na rin to 1.1 ang PSI nito. Kaya malalaman natin ito kung ito ay maganda dahil stainless ay gumagana naman.
spring niya, tsaka yung kanyang rubber dito ay parang original nga, matigas. Dito gaya dito na guma, imbaga ito gamit na malambot na. Natutuklap na ito gayo, tingnan mo. Kaya papalitan na talaga. Pero pwede pa ito, kaya lang ay pang-emergency ko na lang. Kagamitin ko talaga ito for spare. So, ito na ngayon ang ating gagamitin kung swak ito at saka hindi mag-overheat ang ating makina, sana wag naman. Ay stainless, so. So, ikakabit na natin, guys. Ganito lang ang pagkakabit niyan. Tama lang natin sa groove. Medyo bago pa eh, kaya medyo maganda ang kapit. Yan. Ganyan lang. Yan lang ang sagad niya. So, sana hindi na rin magsingaw yan. At ganyan lang talaga. Hindi kagaya sa original na nag-street siya dito. Ito medyo hindi pa masyado, pero nag-lock na rin. Masok na rin naman ang groove. So, obserbahan ko na lang ito sa aking gagamitin ko sa pagbibiyahe. Kung okay naman, ay di tuloy-tuloy ko nang gagamitin ito. So, salamat. Sana may naibigay ako sa inyong idea, tips, na huwag natin pabayaan yung ating radiator cap. Kasi isa rin itong dahilan sa pag-overheat ng ating mga makina. Salamat. Ito po ang dating Marino na nagsasabi. See you in my next video and bye-bye. Don't forget to subscribe and likes sa aking mga video. At sana huwag kayong masawang manonood. At tangkilingin nyo ang ating channel. At sanay pa akong videong i-upload para may share ko at mabigay kong tips sa inyo. Maraming salamat, guys. Bye-bye. Oh, yan, guys. Naikabit ko na. Oh, talagang genuine. Magandang klase data ito dahil Maruti Suzuki ito. Ang capacity niya ay 1.1 din. So, ito na po. Panatag ng loob ko na kahit bumiyahe ako ng malayo, hindi ako mag-alala na magka-difference ang aking takip na ito. So, salamat rin sa ano, sa seller at natuklasan ko ito kasi actual niya na kinakabit eh doon sa kanyang D64 din. Kaya nagka-interest akong bumili. Okay. Maraming salamat mga kaibigan. Sana hindi kayo magsawa mag-subscribe sa aking channel, ang dating Marino. Ito ay nagsasabi sa inyo na bye-bye. See in my next video. At sana nasayahan kayo sa aking bigay na tips sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye.